Mga ka-farmers, ito yung panglimang araw na pagbibigay natin ng sapal ng niyog at saka cattle concentrate sa mga manok natin. So kaninang umaga, yun pa rin yung binibigay natin. At ngayong hapon, magpapatuka tayo gamit pa rin ito. So walang halo to itong commercial feeds. So titingnan natin yung mga itlog nila. Kung naging itlog ba. Alright, let's go. Papakainin muna natin ito. So ito mga farmers, merong isang itlog. Kaninang umaga, tatlo yung nakuha natin. So ngayong hapon, isa lang. So apat yung naging itlog dito. Alright. So i-check natin ngayong hapon mga farmers yung itlog nila. So yan, merong tatlo dito. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Meron pang isa. At yun, meron pang isa. Yan yung initlog nila ngayong araw. Good job, ladies. So ito yung mga itlog ng manok natin mga ka-farmers na pinapakain natin ng sapal ng niyog at hinaluan natin ng cattle concentrate. So ito, confirm talaga na umiitlog pa rin sila kahit yun ang binibigay natin. So titingnan natin sa long term na pagpapakain ng cattle concentrate at saka yung sapal ng niyog, if patuloy rin pa ba yung pangingitlog nila. So far ngayon maganda yung nagiging resulta dahil nangingitlog pa rin sila at maganda naman yung quality ng itlog. So yan, oh, makikita nyo. So yung quality ng shell ay napakaganda naman. So hindi manipis at medyo mabigat din yung kanilang mga itlog kahit yun lang yung pinapakain natin sa kanila. So yung iba mga ka-farmers ay hindi pa nangingitlog dahil medyo bata pa nga. So yung naunang mangitlog is yung mga process natin ng white leghorn at saka merong process ng black australorp sa Rhode Island Red. So ayos na ito dahil proven and tested na talaga na nangingitlog sila kahit yun lang pinapakain natin. So sa limang araw nating pagpapakain mga ka-farmer, so far maganda yung binibigay nila. So kahit budget meal yung feeds na binibigay natin sa kanila ay nagbibigay naman sila ng itlog kahit na papano. Noon mga ka-farmers, nagbibigay na talaga ako ng mga mixture sa aking mga alagang manok at ang resulta naman ay maganda rin naman. So way back 2019-2020 yung mga panahon na yon ay nagbibigay talaga ako ng feed mixture sa kanila. So ang tawag doon ay semi-organic. So konting feeds, hinahaluan ng sapal ng niyog at naghahalo din ako ng mga dahon-dahon like malunggay, Madrid de Agua at noon nagkumukuha din ako sa palengke ng mga dahon ng pichay, dahon ng repulyo at kinachap ko ito ng maliit na piraso at hinahalo sa feeds. Yun ang binibigay ko sa mga manok at so far maganda rin yung kanilang kinalabasan. So minsan kasi, especially ngayong tag-ulan, ay medyo giginawin yung mga manok natin so kailangan nila ng dry feeding. Pero ginagawa ko yun, minsan tag-ulan at mostly sa tag-init talaga para wet feeding yung sa tag-init na binibigay natin. So far kanina, yung manok na hinawakan ko, hindi ko lang napakita dito, ay maganda naman yung kanilang pangangatawan. So hindi naman bumabagsak kahit na sapal ng niyog at saka cattle concentrate na konti
yung binibigay natin sa mga manok. At sa inyo mga ka-farmers, kung ginagawa nyo rin ito, paki-comment na lang dito sa ilalim sa video na ito kung anong naging resulta sa inyo. Kung naging epektibo ba yung pagbibigay nito. So for me mga ka-farmers, ay napakaganda naman yung resulta. So nangingitog pa rin sila kahit yun ang binibigay natin. At i-continue natin ito kapag meron lang tayong available na yung sapal ng niyog. At cattle concentrate, always available naman yan mga ka-farmers sa Agribit. At napakamura, 25 pesos lang, matagal na nating maggamit. Hindi ko lang ina-advise ito sa mga grower nyo ng mga manok mga ka-farmers o yung nagpapatubo pa kayo ng mga manok. Like nasa mga 2 months, 3 months. So hindi ko ni-advise ito sa inyo dahil talagang babagsak yung pangangatawan nila. So na-try ko na rin ito sa mga manok ko noon na hindi hinahaluan ng feeds or konting feeds lang yung binibigay ay talagang maluwag talaga yung kakakatawan dahil especially itong mga heritage breed ay talagang maluwag yung kanilang pangangatawan kapag hindi pure feeds yung pinapakain natin sa kanila. Di bali na lang sa mga yung huluhano, mga asil o yung mga parawakan na native na mga manok ay maganda yung pangangatawan nila kahit alternative feeds lang yung binibigay dahil nasa genes nila, hindi kagaya ng heritage breed na kapag yun ang pinapakain ay talagang maluwag at pitsuhin yung mga manok at matagal pa itong lalaki kung yun lang ang patuloy na binibigay natin. So sa mga heritage breed ay talagang mostly pure feeds lang yun talaga yung pinapakain natin, especially kapag 2 months pataas, 2 to 3 months yun lang yung bibigay natin. At my advice ko, ang pagbibigay ng sapal ng niyog at saka yung cattle concentrate ay doon na sa mga malapit ng mangitlog na mga manok. So mamimintin naman or sa mga nangingitlog yung mga manok, pwede din yun. Luyas baka. Buang. Hai baka. Hai baka. Nisog magbuang. Be. Be. Ay pangisog. Hindi na ako kuhaon. Hai lati. Hai lati. Ikaw na po yung sunod niya, puhon. Kling.